Today we are going to make mocha cupcake. Dahil po wala akong cream of tartar, I always add 1 tablespoon of lemon juice. Ayun din po ay pantanggal ng lansa. We are aiming for stiff peak form. So, hindi na po nalalaglag ang ating meringue. So, yung ating egg whites po, together with the cream of tartar and the sugar ay magiging ganyan. So, we are aiming for check natin yung gilid. Yung ating sugar ay nahahalong ka. Bitter, so this is all right. You see, this is the test. Pag itinuwad po natin ang ating meringue, ay hindi na po malalaglag ang ating egg whites. This is the stiff peak or stiff form ng ating meringue. Okay. We will set this aside. At ngayon naman ay hahalo-haluin natin ang ating 8 egg yolks, 1/2 cup of oil, and from the rest of 1 cup of sugar, we're gonna add it. And we're going to beat this until this becomes pale yellow. So in goes our
to make sure na wala akong egg kay taste ang aking you can add like vinegar. Okay, dahil kung walang paddle ang aming beater, we have to scrape yung needed to make sure na ang lahat ng ating sugar ay nasasama sa ating paghahalo or from sa ating pagbibeat. So, it's still grainy and it's not yet pale yellow. We are still going to beat this for a few minutes. Satisfied na ako sa kanyang pagiging smooth and pale yellow. Okay. So, if we do the ribbon test, nagre-ribbon naman po ang ating ang ating egg egg yolk mixture. Yep. Kaya lang eh okay, isa pa. Dahil hindi magandang beater ko. Make sure that the sugar is well incorporated and it has melted well. Dadagdag ko na rin po ang ating mocha flavor. Mocha flavor. So we make sure that this is well mixed. Okay. Alright. So now this is our egg whites. We're going to mix together sa tatlong parte. So 1/3 and 1/3.
So gently, we are going to fold in our egg whites. Like so. Next. So we have to do it gently para po hindi mag mawala ang hangin ng ating cloth. So we are aiming for a fluffy mocha cake. Okay, so we're gonna mix our flour little by little. Careful pa rin po sa ating folding. Ang tawag dito, MM is folding. This is not beating anymore, okay? You see? Ganyan lang yan. This is called folding. We fold the egg whites, we fold the flour into our mixture. Kasi yung ibang paggawa nila ng cake, makikita mo yung cake nila dyan, na yellow. That's just the ordinary cake. Alam mo mo gumawa ng ganon? Easy lang yun. This one is called sponge cake or chiffon cake, diba? So, ito yung mga sa Goldilocks, sa red ribbon. Soft, but we have to do it, yes, it's very soft flavor. We have to do this gently. Kasi nga, para yung umbok ng egg na pinataba natin, na pinagawa nating meringue or fluffy, ay hindi mo wala. Ito yung mga ginagamit sa yung cake rolls, yung Swiss rolls na tawagin. Alam kung 8 or 10 eggs ang ginamit ko na lang. Pero 8 lang po, diba? Ang dami na. So after this, pasensya ka na mga halay ka dyan. Mas nakakakalay ginagawa ko. Okay lang. Ano din ako kasi gusto ko magagawa nito eh. Okay. So nainit na po natin ang ating oven. That's the... But you have to remember, every time nagagawa ka ng... Initin mo na ang oven. Yes. Reheated na ang oven para agad maluluto or matitira or hindi rin ma-underbake ang iyong mga ginagawa. Okay, so I'm not going to add those. Okay na po sa akin. You have to make sure na yung kanyang ilalim eh halong-halo.
So, maikli na ang aking spatula. Ating suriin, ating siguraduhin na ang pinakailalim ay well-mixed. Alright, so far naman, well-mixed na siya. So, konting halo-halo pa and then, iscoop na po natin to sa ating molds. So, we have already some prepared molds. Okay, this is done. Okay, so using a scooper now. Para practical, ay scoop na po natin ang ating cake batter sa ating naihanda na pong mga cupcake cups. Alright. So, konti lang. Huwag masyadong madami katulad ng una kong ginawa. So this serving is for little kids. Para hindi sila na na-overwhelm sa size ng kanilang cupcakes. Pag magsasawa. Yeah. So para pag naubos sila ang isa, meron silang sense of accomplishment. Wow! Isipin nila, naubos ko yung isa. Parang gano'n. Pwede silang magmalaki. Like we are just scooping some ice cream. First batch. Now we're going to tap it. One, two. Why do we have to do that? Para matanggal yung iba niyang bubbles. Okay, next. Okay.
So now we have two trays. Again, we are going to tap it para matanggal yung kanyang extra bubbles. Gently. Okay, now we are going to put this in the oven. We are going to bake this 160 degrees, 30 minutes. Yan pang mga bakers nyo.